Magandang araw sa inyong lahat. Ang programang NOAA Updates ng TVUP ay alay ng Universidad ng Pilipinas sa Sambayanan. Hangad nitong mailapit sa taong bayan ang mga issue na may kaugnayan sa relasyon ng siyensya, usaping pangkalikasan, sakuna at pagsagip sa buhay ng masang Pilipino. Pangunahing layunin ng ating programa na gawing accessible sa lahat ang mga usaping dati-rati umiikot lamang sa makitid na mundo ng akademya, mga institusyon, siyensya at mga siyentipiko. Ating tatalakayin at hihimayin ang mga batayang usaping mula disaster sa Pilipinas, climate change, lindol, landslides, resiliency hanggang sa pagsusuri sa kakayahan ng mga institusyon at bansa upang agapan ang hindi mga inaasahang trahedya na maaaring dumatal sa atin. Ako po si MAHAR LAGMAY, ang inyong kasama sa biyahe ng NOAA. At upang higit na maging makulay ang ating diskusyon, ay sasamahan tayo ni Professor John Obilie ng UP NISMED. Si Professor Obilie ay isang batikang geologist, guro at kapanalig sa papel na dapat ay ginagampanan ng siyensya sa mundo't buhay ng masang Pilipino. Mr. Obilie lang po. Sa episode na ito, tatalakayin namin ni Professor LAGMAY ang aming paboritong paksa at ito ang usapin ng volcanoes, volcanism, at volcanic hazards. Bakit paborito to, Jun? Sa isang bansang kairaming mga bulkan, aktibo man o hindi, hindi maikakatwa ang mga suliraning naidulot ng mga pagsabog nito sa buhay ng tao. Hindi nga ba't kakasabog lamang muli ng bulkang mayon kung saan libong mga pamilya ang naapektuhan. Mahalagang maipaunawa namin sa inyo ang kalikasan ng mga pagsabog na ito. Kung kaya't, simulan na po natin ang talakayan. Okay. Bakit ito ang paborito mo, Jun? Kasi yata, thesis mo yata ito. Mga bulkan. Ako rin eh. Thesis ko yan, mga bulkan. So, favorite topic po namin ito, ang volcanoes and volcanism. Sige, tignan natin. Ano ba ang mga makikita natin dito? No? Ano ang pwede nating i-share sa kanila? Siguro dito makikita natin na hindi naman lahat nagkakaroon ng pagsabog eh. Hindi lahat ng bansa may bulkan. Doon sa Pacific Ring of Fire, katulad ng Indonesia, katulad ng Pilipinas, ng Japan, ng Alaska, doon sa western part ng Northern America, at saka sa Southern America, yung western part, at daming bulkan dyan, di ba? Oo. At yung paggamit ng word o term o phrase na Pacific Ring of Fire ay nabanggit natin yan sa isang episode tungkol sa earthquakes, no? Pero babanggitin din natin dito at in fact, mas appropriate ngayon kasi yung fire ay mas madaling maalala na may kinalaman sa bulkan. Kasi mainit yung binubuga ng bulkan, di ba? Mainit ito. Parang may sunog, no? Pero hindi totoo na may apoy yung lumalabas sa vulkan. Ano? Gaapoy yung init. Parang ang temperature niyan eh 600 to 1,200 degrees centigrade. Celsius. Mainit yun. Mainit na mainit na sa sobrang init ay natunaw na yung bato. Bibigyan din kita ng dalawang trivia o mga papanauhin natin, mga ano kasama natin. Hindi lahat ng vulkan eh malakas ang pagsabog na parang pinatubo. At hindi lahat ng bulkan ay sa lupa nangyayari. Marami nito, in fact, 90% ng pagsabog ay nasa ilalim ng dagat. May mga bulkan sa ilalim ng dagat. Ang dami nun. In fact, 90% nga ng volcanism o yung mga pagsabog ng bulkan ay nagaganap sa ilalim ng dagat. Yan naman diagram lang na sinasabi na mayroong mga lugar na doon nagkakaroon ng pagsabog. Ito na yung sinasabi mo, actually. Diyan sa mapa ngayon kasi, yung kung titignan nila sa gitna ng mapa, yan yung parang... sa mid-oceanic ridge na tinatawag. Oceanic ridge. Ang oceanic ridge ay isang tuloy-tuloy na ano na hilera ng mga bulkan. Ano? Ang halimbawa nila dyan ay para daw yung baseball ball. Parang yung may mga stitches. Yung stitches niya, yung seam niya. Parang ganun daw ang pagkatuloy-tuloy nun eh. Sa pag-ikot niya sa buong mundo. Underwater. At doon nagaganap yung 90% ng pagputok ng vulkan. Ang haba niyan ay mga 65,000 kilometers. Haba. Plus or minus.
O sige, o tignan natin, lahat ba ng mga dulot ng bulkan ay masama? Actually, well, hindi. Kasi good maraming and bad. mga bad points, pero maraming mga good points, no? Opwes, unahin natin ang good points. Good points muna. Eh, siyempre, good news bago bad news. Sige, no? Sige. Kasama sa mga pagputok ng bulkan, ano? At saka volcanism. At saka mga bulkan. Hot springs. Eh, naku, sa Japan, di ba yung tinatawag nilang onsen? Di ba, ikaw, kagagaling mo lang ng Nagoya. Nakapag-onsen ka ba doon? Hindi pa ako na. Yung mainit na swimming pool. Di ba? Hot springs. Sa Los Baños, meron tayo niya. Meron din. Hot springs. Di ba katuwa-tuwa yan? Kaya may hot springs dyan sa Los Baños. Eh, dahil may bulkan. No? Los Baños, ibig sabihin, ano? Los Baños, parang the baths. The baths. So, tapos mainit yung tubig na nasa swimming pool, no? Eh dahil yun sa init ng bulkan. Bulkan Makiling. At meron ding geothermal energy, clean energy yan. And in fact, 20% ng ating energy na nagsusupply dito sa Pilipinas ay galing sa geothermal energy. Galing sa bulkan. Yes. Init ng bulkan. In fact, dalawa nga yung geothermal power plants niyan sa Makiling. Eh. Meron dun sa Makban at meron dun sa Northwest. No? Nakita mo na ba yung pangalawa? Meron din dun. Pero ang tawag kaya Makban kasi nasa pagitan ng Makiling At Banahaw. Banahaw. Ang Banahaw pala ay kung tawagin natin, Mount Banahaw, pero bulkan yon. Bulkan siya. At itong mga bulkan na to, yan din ang nagbigay sa atin ng buhay para makahinga yung mga animals, no? Mga living beings. Ano ba nang gagaling sa bulkan? Oxygen. Kasi maraming binubuga ito na water vapor. Kapag katinamaan ng ilaw yan, galing sa araw, no? Yung sun, eh merong proseso na tinatawag na photodissociation. Yung H2O na tubig yon, water vapor, maghihiwalay yon at nag-release siya ng oxygen dahil sa maraming bulkan na pumuputok habang nag-evolve yung ating mundo, no? Nag-release siya ng oxygen sa atmosphere and that is what sustained early life. Pero siguro before nung advent ng mga plants yan, ano? Kasi nung nagkaroon na ng plants, eh sila na yung main na supplier. Pero hanggang ngayon naglalabas pa rin naman ng oxygen, di ba? Kasi tuloy-tuloy din naman pag pumuputok ang bulkan, meron tang H2O, nagpo-photodissociation, nakakapagdagdag din ng oxygen. Pero tama ka, no? Pero yung early la, yung earlier life, di ba? Tapos sa global cooling, bakit ba? Lumalamig yung mundo, di ba? Nung pinatubo pumutok noong 1991. Eh, yung susunod na taon sa northern hemisphere, no, sa yung sa iba sa taas ng equator, bumaba ito yung temperatura ng 0.5 to 0.6 degrees centigrade. It's the reverse of global warming, no? So kasi bina-block out niya yung sun's rays, yung lumabas na material, nabubutan niya yung lumulutang mundo sa atmosphere, nabablock niya, lumalamig yung mundo. So tuwing merong malakas na pagputok ng bulkan katulad ng pinatubo, napapalamig niya ang ating temporarily. Atmosphere. Temporarily. Reverse ng global warming yon. Ano? So, well, anyway, magandang ano yan, magandang contribution yan. Of course, maraming mga komunidad na nagtatayo doon sa gilid ng bulkan kasi sariwa at fertile yung soil, no? Yung masustansya, kumbaga. Kaya kapag ikaw nagtanim ng mga mais, nagtanim ka ng palay, eh maganda ang tubo, harvest, no? Mo, maganda ang tubo. Palagay ko yan dapat yung number one na good point. Eh marami naman siya. Lahat naman yan, good points. And of course, for tourism, no? Di ba nagpunta ka ng Italy, yung sa paanan ng Vesuvius, nandyan yung mga vineyards, ano? Marami. Dito naman, marami tayong mga palayan sa gilid, sa mga paanan ng mga bulkan. All around. Kasi very fertile yung soil. At of course, yung natural beauty niya. We have almost 300 volcanoes in the Philippines. 23 or 24 are active. Yung Isarog pala, ginawa na palang active volcano. Dati, hindi siya classified. Yung pinatubo, bago siya pumutok, it was classified as a dead volcano. Pero nakita natin na buhay na buhay, pumutok siya. No? Kasi the last time it erupted before 1991 was 500 years ago. So wala tayong historical record. No? So biglang pumutok.
at nalaman natin na buhay pala siya. No? Pero may mga pag-aaral yata sila before that kasi gusto nilang gawan yata ng geothermal. Ano? Oo, correct. Oo. Yung PNOC, di ba? Nag-drill sila dyan, nakita nila. Sina Delphine, no? Pinag-aralan nila yan. Delphine. Yung natural beauty, tourist attraction yan. Meron pa lang pa tayong 27 potentially active volcanoes, no? Marami pa. So, talagang marami tayong vulkan. At isa sa pinakamagandang vulkan, ako, volcanologist ako eh, sa buong mundo, tingin ko, ay ang Mayon. At ang tawag ko dyan ay the archetypal volcanic beauty. Yan naman. Yun. Oh, yun. Talagang maganda, no? Sinuri namin yan eh, kung anong symmetry, ano yan, no? Napakaganda. It's mas maganda pa kaysa Fujiyama? Oh naman. See, love your own, eh, di ba? Mayon volcano. No? Okay. Siyempre, kung meron mga magandang bagay, meron din mga pangit na bagay na kasama ng isang magandang bagay. No? Yan na, yung mga bad points natin. At yung mga bad point, bad boy itong mga vulkan nito eh. Pagka tahimik siya, good boy. Okay. Pero pag nagising, parang anak ko lang ah. Pag nagising, yan, hazards, pyroclastic flow, pyroclastic fall, debris avalanche, lahar, lava, tsunami, noxious gas. Arami. Lahat yan, kapag nagising yung vulkan at pumutok ito, yan ay nagkakaroon ng mga kasamang hazards. No? Parang yung earthquake, it's the phenomenon, yung volcanism, it's the phenomenon. But it's really the hazards that we have to watch out for. Mm. At ayan, nakalista. Parang nagbalanse na lang, no? Yes. Fall, debris, pyroclastic flow, debris avalanche, lahar, lava, tsunami. Madami rin. Isa-isahin natin yan. Ipapaliwanag ba natin? No? Sige. Nakikita mo ba yung litratong yan? Tingnan mo yung jeep, oh, nung pumutok ko. Oh. Yung shockwave. Pinaabot ba yan ng ano? Pinaakit niya yung jeep. Nilagay niya sa ibabaw ng puno. Naitulak ng ano? Pag putok, sa lakas ng putok, merong shock. Sobra yun. Sobra naman. Oh, boom! Bati binuhat niya yung jeep, nilagay niya sa taas ng puno. In fact, nung isang eruption ng Mayon in the early 1990s, no, may mga namatay dun eh. Yung mga ibang tao, napulot nila sa taas ng puno. Anyway, sige, pag-usapan natin ito. Ano ba yung pyroclastic flow? No? At saka itong mga hazards na ito. So una, pyroclastic flow. Bago natin, ano, yan. So, pinag-aaralan ito. May siyensya ito, ha? Hindi ito mga pinulot sa kung saan-saan. Mm. Pinag-aaralan ito ng mga tao, mga scientists na tinatawag na volcanologists. And hindi lang sa Pilipinas meron yan. Buong mundo yan. Meron sa Japan, meron sa Europe, meron sa lahat madami. Lahat ng lugar na may vulkan. Ibang klaseng uri ng tao itong mga to, mga scientists ito, mga mahilig sa aksyon. Pinapanood nila yung mga vulkan. And yung, they do it. Yung mag-asawa, maalala mo? Craft. Oh, yung mag-asawang craft, no? Oo. Namatay sila Katya sa... Katya and Maurice. Oo, namatay sa Maurice. Japan. Oo, nagahabol ng volcanic eruption. Namatay sila sa pyroclastic flow. Diba? Oo. So, pinag-aaralan nila yan, binibidyo yan, para magamit natin sa hazards assessment. At okay, para maiwasan natin ang pagkamatay at saka yung mga biglaang nasusurpresa tayo that leads to disasters. No? Okay. Sige. Umpisahan natin doon sa pyroclastic flow. Yan. Ang pyroclastic flow is a hot density current that flows down the volcano. So makikita mo yung Mayon in its 1960s eruption. Ah, Mayon ba itong ano? Yes, na to? Oo, di ba? Ang ganda. So, pero sandali, kailangan natin i-point out kasi may dalawang may clouds. Ano? Mm-hmm. Yung pataas na parang at merong may pababa dito papunta sa kaliwa. Yes. Oo. Yung alin cloud yung na pataas, pataas galing doon sa summit ay yung eruption column na tinatawag. Eruption column. Or eruption plume. No? Okay. Pero hindi naman lahat ng pag tumaas, may tinapong ka pataas, merong iba na umaakyat kasi nagiging buoyant siya, nag-i-entrain ng air, no? Tapos umaakyat. Mainit at magaan. Oo. Yung mabibigat, babagsak yun because of gravity. Diba? At pagbagsak niya ng ganyan, magfo-flow doon sa gilid ng vulkan, sa slopes ng vulkan. At yun ang tinatawag na pyroclastic flow. Pyroclastic flow. At mainit yan.
hot glowing mainit. Cloud. Mainit, no? Oo. Ang temperature niyan mga 600, 700 degrees centigrade. Mm-hmm. At pag tumakbo yan, ang bilis niyan ay nasa mga 30 kilometers per hour, minsan 60. Ang mga pinaka na itala nilang matataas, mabibilis, ay more than 100 kilometers per hour. Mm. Bilis nun, ha? Mabilis, ha? Mm-hmm. Syempre, kapag ikaw ay na-engulf ka niyan, pati yung bahay mo, eh nako. Wala na? Wala na. Wala na. Hindi ka na mabubuhay dyan. Mm. Unless, meron kang chamber sa ilalim, no? Na naghukay ka, tapos nandun ka sa ilalim, nasa taas ng lupa yung ano. Dadaan sa ibabaw. Ano? Pero kapag dinaanan yan yung bahay mo, ay nako, mainit yan. So, mabilis na mainit. Mabilis. Very extremely, it's extremely hazardous. Okay, okay. Sige, yung susunod naman, ay ito pala, meron tayong video dito. Ito, kakapangyari lang nito, no? Nangyari lang ano ito noong early in the year, no? Mm-hmm. Mayon Volcano, credits doon sa nag-post nito, si Benjo, no? Time-lapse. Ito na. Time-lapse photography. Na yung eruption column ngayon, na sinasabi mo. Ilang kilometro din yung taas niyan. No? Kayat, ano? O, hindi lahat ng tumataas. May lumabas doon sa yun, kanan. Eh, bumagsak. At yun, no? Gumapang doon sa gilid ng vulkan. Yun ang pyroclastic flow. Okay. Sa Albay, sa Bicol, ang tawag nila dyan ay uson. Uson? Yes. Yung pataakyat o yung pa... Yung pyroclastic flow, yung pababa. Uson. U-S-O-N. Parang mocha uson. Ah, okay. Mm-hmm. Di ba? So, yan. Uson. They have a local term for that. Okay. It's a pyroclastic flow. Mm. Nangyari din ito noong May 8, 1902 sa Martinique. It's the Paris of the West Indies sa Caribbean. No? Mm. It's a harbor city. Yung nandun na vulkan na nandun sa likod, yun ang tinatawag na Mont Pelee. So, before 1902, before it erupted, it was a bustling town, harbor town. No? Na, it's used to be a French territory, but now it's part of France. French? Hindi na siya. Paano yun? Hindi na siya. France na siya talaga. France na siya talaga. Dati, baka colony lang siya dati. Baka. Colony. Okay, ngayon, it's really part of sa France. Eh, kaya naman ganyan ang pangalan. Saint-Pierre. Paano? Saint-Pierre. Malapit ito dun sa mga iba pang mga isla dun. Barbados. Yung sunod-sunod yun. St. Kitts, di ba? Yan. Yan. So, nung pumutok yung, anong yun, yung vulkan na yun, na Mont Pelee, nakakyat mo na ba yan? Ikaw, nakakyat mo na yan. Umintrada lang ako. Ayan. At yun, pumutok yan, nag-generate ito ng pyroclastic flow. Parang, tignan mo yung parang wall. Talaga ng kapal. Diba? At alam mo ba, dumiretso ito doon sa, doon sa siyudad. Doon sa city na yun. Oo, ng Martinique. No? Ang pangalan ng ay Mont Pelee. Ano pinangalan ng tinamaan? Saint-Pierre. Saint-Pierre. Paano? Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ayan, ito mga pictures ito do sa museum nila, no? Actual drawings and pictures of madami na matay. Tapos nung tinamaan sila sa sobrang init, tinamaan yung catatonic position na ganyan, no? Makikita mo. In most of the cases, nasunog sila tapos parang nakaganon sila yung itsura nila. Sige, meron pang mga init siguro niyan, no? Dinadasalan na sila sa sobrang dami. Mm-hmm. Ang dami nang namatay dito. Kulang-kulang 20,000. Nawala ang buong syudad. Nawala. Kita mo naman eh. Parang na-engulf nung pyroclastic flow. Na galing an eruption from that volcano called Mont Pelee. And because of the pyroclastic flows. Sa gabi daw, kita daw yung pyroclastic flow dahil nag-gug-glow daw siya. Dahil sa init siguro. Kaya nga sinasabing glowing cloud. Glowing cloud. Gabi, glowing cloud. Pero merong isang nabuhay. Si Augustus Sibari. Ayun siya, dun sa drawing. Yun, mm-hmm. May prisoner na nasa selda.
na adobe yata yung kanyang ano yung makapal ang walls nung, eh. Ano, nung selda. Tapos yung bintana nung selda niya nakaharap pa talikod doon sa ano pinanggalingan. Sa pinanggalingan ng pyroclastic flow. So nabuhay siya. Pero eventually he was taken in by P.T. Barnum. Di ba may pelikula, The Greatest Showman, Carnival o ano yung si Wolverine eh siya yung star nung nung pelikula na yun, The Greatest Showman. Ang ganda, panoorin mo, ang galing nung ano nila. At naging ano siya kasi celebrity siya, so na feature siya doon, known as the ano, known as the lone survivor of the Mount Pele eruption. Nakalain mo, no, kung sino yung prisoner, siya nang nag-survive. Yung society na naglagay sa kanya sa loob. Sa manda mo. Ayan. Ayan yung actual na ano na selda niya. No? Maliit lang, pero yung bintana at saka pintuan. At descendant ba ni ano, Miss Yu August Sipari ito? Yan. Hindi. Isang ano lang yan. Pinoy na nandyan. No? Sige. So, meron din naman nabuhay siya. Siguro medyo ano, hindi nang sa makapal na parte. Yung ganong klaseng mga pyroclastic flows ay nangyari din yan sa mga ibang lugar. Ano? Kasi may mga vulkan din, katulad sa Italy, yung Vesuvius. No? In fact, merong isang famous na scientist na Roman, no? Na si Gaius Plinius Secundus. Diba? Uncle yata nito ni Pliny the Younger. Diba? So namatay siya, pinag-aaralan niya yung Vesuvius. At the most famous siguro na lugar dyan ay yung Pompeii na nalibing nung 79 AD eruption. Ayun. Okay. Taong so, 79. Ayun. Oh, nakikita natin yung mga pyroclastic flow galing sa Vesuvius, right. Tapos yun yung Vesuvius, no? Tapos sa natabunan yung Pompeii. Mga sculpture. Isang buong town din, ano? Isang buong town. So at, sa oo, ayan. At ganyan. Na-preserve yung ano ba yan? Cast? It's a cast, oo, no? It's oo, a cast, oo, no? Oo. So yung iba sumusubok pang bumangon, pero wala. Natabunan na talaga sila ng mga abo, tsaka ng mga bato, ng pyroclastic flow na tumama. Ang kwento yata dito, parang natabunan sila, tapos nung nag-decompose yung katawan, nagkaroon ng butas. So tapos yung mga nag-excavate, nilagyan ng plaster of Paris para mapuno yung butas. At nung tinanggal nila yung adobe ay naiwan yung ano, yung cast o yung ano. Yeah, kaya galing naman nila. Matalino nga eh. No, nakita nila may butas. Uy, mukhang tao to ah. So, para nung una hindi nila, ano ba itong mga butas na to? So nagsuspecha sila at yun. Eto nga itong mga ito. Dami niyan. Buried under pyroclastic flows, no? Oh, in fact, meron ngang katabihan yung Pompeii, yung Herculaneum. Ang ano nun, pakikita mo, ang lalim. Naglalakad ka sakali, biglang may butas na malalim. Apat na layers ng sibilisasyon. Wow. Nandyan yung luma, tapos nagtayo sila sa ibabaw. Okay. Tapos natabunan na naman sila ng pyroclastic flow. Oo. Tapos nagtayo na naman sila ng sibilisasyon. Tapos natabunan, nagtayo na naman. So, paulit-ulit. No? Parang hindi na sila natuto. Tatayuan nila yung dating mapanganib na lugar. So, yan ang isang bagay na dapat na tututunan natin. Nakapag alam na natin na inaabot ito ng pyroclastic flow, eh iwasan na natin yun. Kasi lubhang maaaring mangyari muli doon. Oo. Oh, okay. Malaki ang tsansa na mangyari doon. So, bukod doon sa pyroclastic flow, merong tinatawag na pyroclastic fall. So, hindi naman ito gumagapang doon sa slopes ng vulkan, sa gilid ng vulkan. Kung hindi, yung tumaas, naiit siya. O biglang tas nahuhulog through the air. Mag-spread sila, tapos mahuhulog. No? Okay. Nung madaling intindihin, no? Fall. Fall. Parang nagfo-fall, di ba? Parang nung pinatubo, di ba? Pagsilip natin ng bintana dito sa hanggang sa UP Diliman, may pyroclastic natin fall. Yes, oh, parang parang nag-snow sa UP Diliman, di ba? Pero gray. Winalis ko yung buong Niggs Hall. Nasa supot pa. Ang dami kong ash fall. Marami ka. Pyroclastic. Pero alam mo ba na mabigat 'yan? Oh, kasi no, parang yung bato 'yun eh. Oh, ang bigat niyan. Tingnan mo yung ano, yung eroplano. Bumagsak nang ganoon sa bigat ng fall. Oh, mabigat din sa pagitan. Pag 'yan ay lumapag sa iyong bubungan. Eh mabigat 'yon. Kasi ang
isang metro kwadrado, ay kwadrado, cubic meter. Mm. Ano ba yun? Metro... Ay, hindi ko alam ang Tagalog ng cube. Cube. O, kwadrado. Kwadrado, square eh. Square. Cube. Cubic meter. No? Cubic meter ay may katumbas na 1,000 kilograms. Mabigat nga. Parang kung isipin mo, isang oversized balikbayan box. Oo. Di ba? Balikbayan box. Mas malaki doon. No? 1 meter ng gilid. At kung mag-isip ka ng manok, ang isang manok ay 1 kilo, 1,000 manok ang ipapasok mo doon. Okay. No? Ganun kabigat yan. So, pagka meron kang bahay na malapit sa vulkan, eh, mag-prepare ka na. So, yung bubong mo dapat para, slanted. Slanted. Para huwag maipon sa ibabaw. Oo. Para mahulog. O kung patag man ito, walisin mo habang kumuputok. Hala. Kasi ayaw mong madaganan ng bumabagsak na. Hindi pa basa yun, no? Hindi pa basa yun. Kung nabasa yun, lalo pang mas mabigat. Correct. Mm-hmm. So yan, dapat pinag-iingatan natin yung hazard na yan, pyroclastic flow. Meron naman tinatawag na debris avalanche. Yung isang buong gilid ng vulkan ay babagsak. Babagsak. Okay. Minsan may kasama pang pagputok. Nako, Jesus Maria Joseph, deadly combination yun. Babagsak, marirelease yung pressure sa vulkan, puputok ng ganon. Puputok na, ano? At magkakaroon ng lateral Bakit blast. Bakit naman babagsak yung ano? Yung eh, minsan, gilid yung mga vulkan kasi, minsan mayroong mga, ano yan eh, mga deformity yan eh. No? Mm-hmm. May mga faulting yan sa loob, minsan nabubulok yung loob. Eh, kapag lumabas yung magma o kaya biglang lumindol, babagsak yon. Naalob ng lindol. No, pag bumagsak yun, katulad ng nangyari dito sa Mount St. Helens, merong magnitude 5 and above na earthquake. Tapos bumagsak, sinabayan ang pagputok ng vulkan. Dahil numipis na siya, no? Nabawasan. Oo. So magaan na yung ano na to. Oo, lumabas ngayon yung gusto sumirit lumabas. Na yung, sumirit na. Na yung at nangyari yan noong 1980 sa Mount St. Helens. Ang tawag doon sa malaking landslide na yon ay debris avalanche. Nangyari na yan sa Pilipinas. No? Nangyari na yan sa Iriga. Nangyari na yan sa Canloon Volcano. Nangyari na yan sa Panahaw Volcano. No? At siguro meron pang mga iba. No? Tinignan namin yung gilid ng makiling. Meron pangyayari na gano'n kasi makikita mo sa deposito na merong debris avalanche record. Ito ba yung picture din na galing sa taas tapos tinitignan pa baba? O nilapitan namin at nakita namin yung deposito. Debris avalanche. Ito pa. Itong term na to, lahar, ay Indonesian term. Pero pinasikat itong lahar na word na ito ng isang Pilipino. Oo. Na mukhang kano. Nakamukhang na nakatira sa Amerika. Pero Pinoy siya, no? At marunong mag-Ilocano. Yung lahar kalahating na yan. Kalahating Pinoy. Hindi, pero dito siya pinanganak. Oo. Diba? At yung tatay niya ay nagturo sa UP. Oo. Pinoy ang tatay niya, di ba? Tapos ang nanay niya ang dayuhan. Hindi ko matandaan eh. Pero anyway, siya nagpauso niyang word na yan kasi sa Pinatubo, nagtrabaho siya. Ang daming lahar doon sa Pinatubo. Binansagan niya yon na lahar. It's an Indonesian term, ginamit niya yon. Pero meron din siyang pag-aaral sa Mayon Volcano noong 1980s. Mas maaga yung lahar bago pumutok sa Mayon kaysa sa Pinatubo. Pumutok ngayon yung Pinatubo, ang dami niyang alam tungkol sa lahar. Mm-hmm. So pinangalanan niya itong lahar. At ito yung ano sa Pinatubo na nakikita natin ng mga video na pag umuulan eh may daming tubig tapos parang wet cement yung bumababa ng wet concrete, no? Wet concrete. Pero parang ano lang siya, parang ilog lang siya na maputik. Na maputik. No? Kulay tsokolate, parang ganyan. Pero highly erosive yon. At pag dinaanan yung syudad, ay malilibing yung ano, katulad nung nangyari yung dun syudad, sa... Yung syudad, Meron tulad niyan sa ano, dun sa Armero, no? Sa Nevada. Iyan naman, Colombia. Yung tubig naman, natunaw yung yelo, ang daming tubig. Ninobilize niya yung mga ash. Tsaka yung mga boulders. Tapos nung nagsama-sama na siya, bumaba siya as a debris flow. But if it's volcanic, ang pangalan dyan ay lahar. At ang dami namatay dito, 23,000. Oo, kasi yung town ng Armero na yan, ito yung bundok, ito yung paanan ng bundok, may valley na nakaganyan, nandun mismo.
sa bukana ng valley. Kaya ang mga lahars kasi ay dumadaan sa valleys, ganyan. Eh talagang nung paglabas niya mula doon, ay natabunan yung... And nangyayari din yan dito sa Pilipinas, sa ibang lugar. Katulad sa Nicaragua, yung Casita Volcano, nagkaroon ng lahar. Libo-libo din na namatay. Eh ba't pa tayo lalayo? Ba't pa tayo kukuha ng ehemplo dun sa Latin America? Eh noong 2006, eh nagkaroon ng bagyong Reming. At nung madaming ulan na nangyari doon sa Mayon, eh nako, binuhat ng tubig lahat yung mga kung ano man yung mga abo, mga bato na buhangin. Sa buhangin na nandoon sa gilid ng vulkan at gumapang ito, no? Hindi nila pababa. At ang daming tinamaan na komunidad. Pero kailangan nating liwanagin na yung lahar ay hindi nagmumula doon sa pagsabog ng vulkan. Hindi. Oo. It's sabog muna. Tapos lahat ng mga bagay na lumabas ay nandoon sa dahilig. Maiipon doon sa gilid ng vulkan. Yes. At habang walang tubig ay wala munang lahar. Pero dahil sa Pilipinas ay maaring dalawin ng mga bagyo. Pag may bagyo at sumama yung tubig ulan doon sa materials na yon, eto na. Yung tubig sa ilog mo ay may daladalang abo, graba, batong vulkan. Lahar ang tawag na, doon. Lahar na. Parang yung kagisawa nga eh, di ba yung kagisawa, nakalibing yan sa lahar eh. At alam mo ba, nung Reming, doon na naman, doon sa kagisawa. Tama, dahil pinag-aralan nga natin yun. Oo, yan. Napakaraming so, namatay doon na tao. Mahigit 1,000, kulang-kulang 2,000 ang namatay sa lahar na bumaba sa bulkang Mayon. In fact, lahar at saka pyroclastic flows ang dalawang pinaka-cause ng maraming deaths. Oo. Sa vulkan, ano? Sa vulkan. Ayan. So, mayroon din lava, no? Lava. Itong huling putok ng Mayon, marami tayong lava na nakita dyan. Yung paggabi, mapulang-mapula, no? Sa Etna, mayroong ganyan, ano? Fountaining. Yeah. It's hot molten rock that has reached the surface. Ang magma, pag nasa ilalim, ang tawag sa kanya ay magma. Pero pag lumabas na ito sa bunganga ng vulkan, ang tawag sa kanya ay lava. Yun. Tunaw na bato ito. Tunaw na bato. Mainit yan. Oo. Ang tunaw na bato na nasa loob ng underground ay magma kung tawagin. Yes. Pero kung yung tunaw na bato ay lumabas na, ay ang tawag na ay lava. Mapanganib din yan. Hazard yan. Oo kasi naman. Although pwede mong matakbuhan kasi hindi naman ganun kabilis yung gapang niya. Hindi katulad ng pyroclastic flow. Mainit ito. At kapag mayroong komunidad na nandun sa path niya, eh, dadaanan niya yun. Eh, giba lahat ng mga gusali dyan. Masusunog mga bahay, yung mga halaman, ganyan. Yes. O, sige. At pag nanigas yun, ay... Eh, wala na. Kasama na yung bahay mo. Ayan na, mapula siya. Oh. Basaltic lava na lumalabas. O, sige. Tapos, lava fountain. Sumisirit. No? Nakakita ko ng ganyan. Lava fountain saan? Sa Etna. Sa Etna? Oo, nung year 2000 yata or 2001. Puputok ng ganyan. Tapos, lalabas yung lava ng ganyan. Para siyang waterfalls na imbis na tubig. Tunaw na ba to? O, parang Niagara Falls yung dating. Habang humahago siya ng ganyan. Tapos puputok siya every 5 seconds. Hindi ko alam kung nakapasigaw ka dahil masaya ka, dahil volcanologist ka o dahil mapanganib. Hindi, but it's a sight to see. It's a, talagang, the power of nature. You know, okay. You see it. Yung nakaka, it inspires awe. Yes. Actually, yun nga. May terror and at the same time disbelief parang halo-halo na halo-halo na yung emotion mo doon feelings. Parang waterfalls na Niagara bumubuhos ng ganun talaga namang ibang klase yung mapanood yan yung tsunami ito pa no yung Krakatao. Sandali, nagkaka-tsunami din sa volcanic eruptions. Baka akala ng mga tao, earthquake lang ang gumagawa niyan. In fact, yung pagputok ng bulkang Krakatao, no, in between Java and Sumatra, no, pagputok niya, nagkaroon ng tsunami. Sa Indonesia. So, ito yung picture niya bago may anak Krakatao pa eh. May Krakatao pa, no? So, pagkaputok niya, ayun, nagkaroon siya ng malaking butas. No? Pero nung pumutok siya, na-disturb yung dagat.
At kung titignan natin, yung mga tsunami na nagawa noon, eh, naku, tinupok niya lahat ng mga coastal communities ng Sumatra at saka ng Java. Ang daming namatay. Din, ano? Oo. Malay mo ba kasing mangyayari yan sa'yo? Oh, hindi. Kaya nga natin pinapaalam, di ba? Para alam natin yung hazards, para alam natin ang preparasyon. At, yung article sa ano sa Scientific American. Yes. Oo. Ay meron silang mapa kung saan hanggang saan mo maririnig yung putok ng pagsabog na yon. Nadinig sa Pilipinas. Dinig hanggang Boracay. Mindanao. Oh, hanggang, parang Bisaya, di ba? Oh. Dinig. At ibig sabihin napakalakas ng bulkan na yon, yung pagsabog hindi, na yon. Hindi ko na pinalabas dito kasi ano eh, parang ikikwento mo na eh. No. Ayun. So, yan yung mga ano nagpropagate na mga tsunami, no? Mga giant sumabog. Ocean waves. Sumabog yung sumabog sa sobrang dami ang lumabas. Mm-hmm. Nagkaroon ng cavity sa ilalim, kaya nag-collapse yung bulkan pababa. Yes. Na-disturb yung dagat. Yung dagat. Nagkaroon na ng tsunami. At na tsunami na lahat ng paligid. Ang dami namatay. Mm. Diba? Kasi malay ba nila na magkakaroon ng tsunami? Akala siguro nila earthquake lang. Oo. So, ibig sabihin kung meron ano, kung nasa coastal area ka at merong volcanic island diyan sa tabi ay may pagpumutok 'yon, eh maghanda-handa ka na rin sa tsunami, no? In fact, ang na-discovery pa nga raw nila dito, kahit yung dalampasigan na hindi nakaharap sa bulkan ay maaari pa ring tamaan. Oh, kasi umiikot eh, nagre-refract yung wave. Yun. Diba? Oh. Nangyari yan sa Stromboli. Oh, mga 10 years ago yata, nagkaroon ng tsunami, bumagsak yung gilid ng bulkan, tapos nagka-tsunami, tapos pati yung mga nakatago, inabot sila. Ah, okay. Ano? So, dangerous din yan. Ayan, isa pa, noxious gas. No? Yung carbon dioxide, eh, napaka-importante niyan. So ang lumalabas sa bulkan, hindi lang mga tunaw na bato, hindi lang solid na bato, mga abo, mga buhangin. Meron pang lumalabas na mga gases na maaring makamatay. At hindi mo naman makita, so delikado. Medyo heavy siya, okay. And yun, nangyari doon sa Lake Neos, Cameroon, 1,700 people died, 3,000 cattle died. Tapos, delikado talaga. Oh. Pero associated ito with the lake, no? Parang nagkaroon yata ng reversal, naipon yung gas doon sa ilalim. Naalog yung lake? Nung nag-reverse, tapos na lumabas, gumapang yung gas sa gilid. Eh, mabigat yung gas na yun, carbon dioxide, no? Mm-hmm. Naipon sa mga malalalim na lugar. That's right. Pag napunta ka doon, malulunod ka ng hindi mo nalalaman. Yes. Sige, tingnan natin ngayon yung ano, no? Ayan, marami. It's heavier than air, it's invisible. Kaya delikado. Yes. Kaya dangerous din lumalapit sa mga bulkan tapos hindi mo alam, no? Meron palang carbon dioxide. Hindi, pero namomonitor naman yan. Buti na lahat naman ng mga bulkan na ganyan, minomonitor ng maigi yan ng ating gobyerno. Eh, ngayon, may palaisipan. Sabi natin kanina, hindi lahat ng mga bulkan pumuputok ng malakas. Iba, lava lang ang lumalabas. Iba naman, pumuputok ng pagsabog na hanggang 32-34 kilometers yung eruption plume. Okay. Bakit ganun? Kasi nga, depende yan sa bulkan. Iba-iba klase yung bulkan. Merong bulkan na maraming gas at merong mga bulkan na yung lava niya ay malagkit. Kapag malagkit yon, katulad ng mga lava natin dito sa Pilipinas, o yung magma natin dito sa Pilipinas, at marami siyang gas, hindi basta-basta nakakalabas. Malapot. Oo. Kaya titignan mo yung mga binubuga niya, yung mga bato dito sa Pinatubo, no? Yung mga bato na puti, maraming parang butas, ang laman niyan dati ay gas. Gas. Oo. So kung titignan ngayon natin, kahit yung mga maliliit na abo, pag nilagay mo sa microscope, ang daming butas. Okay. Ano ba ibig sabihin nun? So, na-interpret ng mga volcanologists yun. So, ang nangyayari, habang umaakit yung magma sa ilalim ng bulkan, yung dissolved gases, no? Yung mga... Bumababa ang pressure, lumalabas sila. Nagbabubble up. Parang coke, di ba? Pag hindi mo naman inalog, may gas yun eh. Pero pag hindi mo pa binubuksan, hindi mo makita. Hindi mo makita. Pero pag binuksan mo, na-release yung pressure, lumalabas yung... Magbabubble up na. Nagbabubble. Ba't ba nagbabubble yun? Kasi may gas, di ba? Ganun din ang... At in fact, kung aalugin mo,
ang bilis lumabas ng gas, yes. Sisirit na. Yes, correct. So, kita mo, yung sa ilalim ng vulkan, may dissolved gases yung magma. Habang umaakyat, lumalabas yung gas. Parang yung Coke o champagne, di ba? So, kapag hindi nakalabas yung gas, no, dahil malagkit. Sa sobrang lapot, sobrang lagkit. Sobrang lagkit, no, magbibuild up yung pressure. Tama. Ganun ang mga vulkan dito sa ang lava dito sa magma dito sa Pilipinas. Mga vulkan ng Pilipinas, Lala. No? Mm-hmm. So pag na-trap yung pressure doon, yung gas doon sa loob, yung vulkan may hangganan 'yon. Mm-hmm. Hindi naman siya basta-basta ano, pag mas malakas na yung pressure, pag pumutok ito, boom, sa asabog yan. Dala-dala nito yung magma, mm-hmm. no? Parang ano, lava 'yun eh. Oh. Nabutas-butas eh yung mga abo na 'yon eh, no? Sasabog so, tapos sige, tingnan natin ang itsura niya. Parang pumice yung kaninang butas-butas na maraming vesicles. Parang sponge. Oo. At dahil nga iba-iba yung mga lava at saka yung dami ng gas, no? Iba-iba din yung nabubuo nitong bulkan. Kasi yung bulkan naman eh produkto lang 'yan ng proseso ng vulcanism. Tama. Pag pumutok, lalabas, lalapag doon sa lupa. At mabubuo ng mabubuo ng vulkan. So, the volcanic process creates the volcano. Mm-hmm. Kung anong itsura ng vulkan ay na-influensyahan ng klase ng pagsabog. Yes, at maraming iba-ibang klaseng vulkan. Mm-hmm. Shield volcano, yan ang mga vulkan sa ilalim ng dagat. No? Hawaii, ganyan. Shield volcano. Iceland. Cinder cones, meron tayo niyan. Sige, balik lang tayo. Cinder yung, cones. Yung shield volcano, ito yung puro lava. Yes. Oo. Tapos, so, lava lang. Kasi, hindi explosive na tulad nung sinasabi. Tsaka malapot yung ano eh. Labas lang ng labas. Tapos malabnaw. Hindi mataas. Malabnaw. Kaya siya shield. Kasi, hindi ba yung shield eh, parang low relief tapos broad. Mm-hmm. So, ganun din yung vulkan. Ang cinder cone naman, mga pyroclasts yan. No? Stratovolcano. Maliliit. Maliliit na ano. Hollow. Compared sa shield, yes. Kung ang shield ay malaki, ang mga cinder ay maliliit. Mga cute na vulkan. Oh, ma-explain naman. Stratovolcano, marami tayo ngayon. Mayon is a stratovolcano. Caldera, meron din tayo yan. Pagkalaki-laking taal. Yan. Yung gitna ng laguna. Ayan. So, shield volcano, yan yung mga yan. Malapad. Tapos mababa. Ano? Malapad na mababa. Yung buong, ano, ano? Yung buong base niya. Pero naggagaling yan sa ilalim ng dagat. Ha? Nagsisimula sa ilalim ng dagat. Yes. Putok ng putok. Putok ng putok. Labas ng labas yung lava. Spread out. Tapos hanggang lumabas sisilip siya sa labas ng Pacific Ocean. Surface level. Hawaii na. Ay, Hawaii. Hawaiian Islands na yan. Ayan naman, yan. Yung Parikutin sa Mexico. Ayan. So, puro mga pyroclasts, no? So, para siyang buhangin na tinatayo mo, kaya matarik yung gilid. Yan. Oh, hindi lava na liquid na molten. Kundi yung nadurog na dahil nadurog. Sa lakas ng sabog. Oo, yan. Nadurog, nadurog na. Yung lava. Nadurog. Marami siyang mga scoria, marami siyang pamis, mga bato na maraming parang butas. Parang graba ang dating. Maraming vesicles. Sa Parikutin sa Mexico, no? Tapos meron din tayong isa pa, no? Yung stratovolcano. Yung Mayon, Banahaw, Mount Fuji, yan mga stratovolcanoes yan. They are associated with explosive volcanism. Kita mo yung mga deposito sa gilid ng vulkan, lava, tapos yung pyroclasts, no? Yung durog na lava na maraming vesicles, no? Pyroclastic flow deposits din yan, yung mga puti na yan, ano? Mm-hmm. So, yan ang karakteristik niya. May mga stratovolcanoes, medyo explosive ang eruption niya. Mm-hmm. At meron pang may alternating, no? Alternating. May lava, may pyroclastic, may lava, may pyroclastic. Correct. Okay. At isisiguro na napaka, ano, napaka-famous yung caldera, no? Kasi yung taal, alam naman natin lahat, eh, parang lake yan, within a lake, no? Mm-hmm. Tapos, yung dating vulkan na malaki, sa lakas yung ng pagputok, vulkan, no, sa lakas ng pagputok, nawalan ng suporta sa ilalim. Kasi lumabas yung magma eh. Mm-hmm. Lumabas. O nung nawalan ng suporta yung vulkan, bumagsak. Nagkaroon ng butas na malaki. Tapos, nung umulan, napuno ng tubig yung malaking butas. So, yung Taal Lake ay nasa loob nung nag-collapse na malaking structure. Anong tawag doon? Caldera. Oh, yung caldera. Oh, yung Tagaytay nasa gilid ng rim ng caldera. Isang bahagi ng caldera, no? Oo. Pero hindi pa tumigil 'yon pagkatapos ng pumuputok pa kaya nagkaroon ng isla dun sa gitna. May magma pa.
At pumutok pa, ulit. Nagkaroon ulit ng isla, yun nakikita natin. May taal na bago. Yes. Itong taal na ngayon. Yes. Yun. Mm. Ayan, so kung mahirap mang isipin na malaking bulkan dati yung Taal Lake, yung isang bulkan na yon ilipat natin, ganun din ang laki. Parang ganun. Diba? Yun ay ang Mount Maribeles. Mm. No? So bago yan naging lawa o naging lake, eh malaking bulkan yan na nung pumutok, ay nagkaroon ng malaking butas na puno ng tubig. Mm-hmm. At nung napuno siya ng tubig, eh hindi huminto ang pagputok, kaya nagkaroon ng isla doon sa gitna. Mm-hmm. At binilang natin yung craters niyan eh. Mm, marami. More than 40 craters yan eh, di ba? Oo. So, yan, napag-usapan na natin, June, yung mga hazards. Eh, marami tayong kailangan alamin tungkol sa mga vulkan. Mm-hmm. Hindi yung volcanism per se, no? So, hindi yung hazards associated. Okay. With volcanism. Okay. Pyroclastic flow, pyroclastic fall, debris avalanche, lahar, tsunami. Ano, tsunami. Tsaka noxious gas. At diba? Lavas. Ayan, kailangan inaalam natin yan. Kung may vulkan na malapit sa inyo, dapat alamin kung aktibo o potentially active. At alamin kung ano yung mga panganib. At yon ay dapat prepared tayo. Paghandaan. May mapa ang V-box dyan, siyempre. Meron. Mm-hmm. Dapat. No? Dapat merong ano. Kaya alamin natin kung ano yung mga hazards na yon at tignan ang mga mapa. Naway nakapagbigay linaw kami ni Professor Obilie kaugnay ng volcanoes, volcanism, at volcanic hazards. Pakatandaan lamang na narito lagi ang NOAA Updates para sa inyo at sa bayan. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na episode ng NOAA Updates. Tandaan, sa programang ito, hindi lamang balita ng nagdaan ang pinag-uusapan, kung hindi ang mga hakbang na dapat gawin upang mas maging handa sa kinabukasan at upang hindi na nagiging balita ang kamatayan. Sama-sama tayong lahat sa biyahe ng NOAA.